Taong 2006 pa raw, naghihintay ng digital frequency ang Advanced Media Broadcasting System. Kaya dito na raw ibinigay ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga frequency na dating sa ABS-CBN. Live mula sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Shyla, ano na ba ang latest tungkol dito? Masaya, kinumpirma na nga mismo ng National Telecommunications Commission o NTC na pinayagan na nila yung Advanced Media Broadcasting System o AMBS na gamitin ang Channel 2 at 16 frequencies na dating gamit ng ABS-CBN. Matatanda ang binawi ng ahensya ang mga frequency noong 2020 nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN. Sa inilabas na kautusan ng NTC, binigyan nila ng provisional authority ang kumpanya ni Villar para gamitin ang Channel 16 sa Metro at Mega Manila ng 18 buwan. Pansamantala rin inassign ang NTC Channel 2 sa AMBS para mag-simulcast. Sa pahayag ng NTC, sinabi nila na ang AMBS ang unang nag-apply para mag-operate ng digital TV sa Metro Manila noong 2006 at hinintay lang nilang magkaroon ng digital frequency simula noon. Siniguro rin ng NTC na kumonsulta sila sa DICT, DOJ at Office of the Executive Secretary bago aprobahan ang permit. Ang AMBS ay nakakuha ng extension ng kanilang prangkisa ng 25 years noong 2019. Setyembre 2021 naman ang aprobahan ng Kongreso ang pagbenta at paglipat ng kontrol ng AMBS sa Planet Cable na pagmamay-ari ng Villar Group. Masesa ngayon ay wala pang pahayag yung ABS-CBN at kampo ni Manny Villar ukol dito. Samantala, kanina ng umaga ay kinumpirma sa atin ng NTC na ipinamahagi na rin nila ang ilang natitirang frequency. Kabilang dyan ang pagbibigay ng Channel 23 frequency sa Aliu Broadcasting Corporation at Channel 43 sa Suarez Submedia Corporation o Sunshine Media Network. Mase? Maraming salamat, Shyla Francisco.